Kumusta mga kababayan, ito ang bago nating pag-uusapan at tatalakayin ngayon sa Philippine News. Itinudo na ang pagpapalakas ng Philippine Coast Guard. 597-meter na barko at 40 na fast patrol craft. At bagong military base ng Philippine Marines itatayo sa Morong, Bataan, at Self-Reliant Defense Posture Program 1970s Project Santa Barbara, kinabibilangan ng posibleng pagpapatuloy sa pagbuo ng katutubong teknolohiya ng rocketry, at bagong batas ng Pilipinas para sa Maritime Archipelagic Domain pirmado na, at kung hilig mo ang ganitong mga usapin, paki-like and share naman at huwag kalimotang mag-subscribe para palagi kang update, at paki-comment mo na din ang opinion mo. Sa wakas ay nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalawang mahahalagang panukalang batas noong 8 Nobyembre 2024 na magpapalakas sa pangangalaga ng Pilipinas sa maritime domain nito. Ang Philippine Maritime Zones Act at ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act ay parehong na isa batas bilang isang batas. Idineklara ng Philippine Maritime Zones Act ang mga maritime zone ng Pilipinas alinsunod sa mga pamantayang itinakda ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Layunin din itong italaga ang mga archipelagic sea lane ng bansa, nalilikha ng mga ruta sa katubigan at airspace ng bansa. Samantala, ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act ay nagtatatag ng isang sistema ng archipelagic sea lanes at mga rutang panghimpapawid, kung saan ang mga dayuhang sasakyang pandagat at sasakyang panghimpapawid ay dapat gumamit ng innocent passage ng archipelagic sea lanes. Ito ay magbibigay daan sa maayos na pag-map out kung saan itinalaga bilang archipelagic sea lane, lalo na para sa mga dayuhang sasakyang militar na may matinding diin sa mga barko ng China, dahil ang mga ito ay itinuturing pa rin na pinakamalaking banta sa seguridad ng bansa at hindi dapat bigyan ng libreng paghahari upang lumipat sa paligid ng ating archipelagic na tubig habang tahasang inaabuso ang mga patakaran ng innocent passage. Archipelagic sea lanes and air routes aim to facilitate safe passage for foreign ships and aircraft without compromising our national security, nor diminishing our capacity for good environmental stewardship. As part of the 14th Congress that passed the Philippines Archipelagic Baselines Law in 2009, this matter is close to my heart, because these measures prove not only our commitment to ensuring the safety and prosperity of our maritime domain, but also our firm faith in our identity as a maritime nation. It is a spirit that transcends administrations. It is an intrinsic and undeniable part of the national, the Filipino character. At pinaplano ng Philippine Marine Corps na magtayo ng bagong barak sa Morong Discovery Park Development sa Morong, Bataan, na tatawaging Marine Barracks Rodolfo Biazon, na ipinangalan sa yumaong dating PMC Commandant, AFP Chief of Staff, at Senator General Rodolfo Pong Biazon. Ang lokasyon ay hindi masyadong malayo sa Subic Bay, kung saan ang Philippine Navy ay nagpaplano na magtayo ng isang bagong naval base upang palitan ang kasalukuyang naval base sa loob ng Aguila Subic Shipyard. Ang bagong base ng Bukbong Dagat ay mas malapit sa gilid ng Morong, sa katimugang bahagi ng Subic Freeport, hindi tulad ng kasalukuyang nasa dulong hilagang kanluran halos sa kabilang dulo. Ang bagong marine base na ito ay tila ang bagong lokasyon ng punong tanggapan ng Philippine Marine Corps, dahil ang kanilang kasalukuyang nasa loob ng Fort Bonifacio ay nagiging masyadong commercialisado at napakaliit para sa lumalaking pangangailangan ng mga Marines. At kabilang sa mga proyektong itinatanghal para sa Self-Reliant Defense Posture Program ay kinabibilangan ng posibleng pagpapatuloy sa pagbuo ng katutubong teknolohiya ng rocketry. At ito ay palaging nakatali sa 1970s Project Santa Barbara na nagresulta sa pagbuo ng Bongbong Rocket, na ay ipinangalan sa kasalukuyang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Depende sa kung sino ang tatanungin mo o kung ano ang batayan, may magkahalong sagot na nagsasabing ang proyekto ay isang tagumpay o isang pagkabigo. Tagumpay dahil sa pagunlad ng naturang teknolohiya na nagpapakita ng patunay ng konsepto at patunay ng kakayahan, at kabiguan para sa paggamit ng hindi matagumpay na propulsion fuel at system at kawalan ng follow-on na pagunlad upang itama ito. Ngunit malaki ang posibilidad na ang kasunod na bahagi ay mangyayari sa mga susunod na taon, lalo na sa Self-Reliant Defense Posture Program, ang kamakailang showcase ng isang scale model ng tila isang modified na Bongbong Rocket ay ginagawang mas konkreto ang pagsusuring ito, tulad ng ipinakita sa gala kahapon sa anibersaryo ng Philippine Marine Corps.
Umaasa kami na ang mga proyektong ito ay magiging maunlad sa pagkakataong ito, na may tamang suporta at pagpapatuloy mula sa mga pamunuan ng militar at gobyerno. At tuloy-tuloy na pagpapalakas ng Philippine Coast Guard, itinudo na 597-meter na barko na gagawin na ng bansang Japan at 40 na fast patrol craft naman ang gagawin ng bansang France, inaprubahan ng National Economic and Development Authority Board na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga proyektong naglalayong palakasin ang kakayahan ng bansa sa seguridad sa dagat sa 22 pulong nito noong Martes, 5 ng Nobyembre. Inaprubahan ng board ang pagkuha ng 40 unit ng fast patrol craft ng Department of Transportation at Philippine Coast Guard. We'll also be discussing the acquisition of 40 units of fast patrol crafts by the Department of Transportation and the Philippine Coast Guard that was approved by the National Economic and Development Authority or NEDA board chaired by President Ferdinand R. Marcos Jr. Ang inisyatiba na ito na nagkakahalaga ng 25 na bilyong peso at pinondohan sa pamamagitan ng opisyal na tulong sa pagpapaunlad mula sa gobyerno ng France, ay kinabibilangan ng 40 na fast patrol craft, at ang 20 na unit nito ay dito gagawin mismo sa Pilipinas, integrated logistics support, at support equipment para sa Philippine Coast Guard base. The initiative is valued at 25.8 billion pesos funded through an official development assistance from the French government. Of the 40 fast patrol crafts, 20 will be assembled in the Philippines. This is in alignment with the Bagong Pilipinas objective of enhancing maritime security by upgrading the capabilities of the Philippine Coast Guard. Ang mga patrol craft na ito ay magpapahusay sa mga kakayahan sa pagtugon ng bansa sa mga operasyon ng paghahanap at pagsajep, pangangalaga sa kapaligiran, pagpapatupad ng batas sa dagat, at pagtugon sa kalamidad. Ang proyekto ay umaayon sa layunin ng gobyerno na pahusayin ang maritime security sa pamamagitan ng pag-upgrade ng mga kakayahan ng mga institusyon tulad ng Philippine Coast Guard. Makakatulong ang mga bagong FPC na hadlangan ang smuggling at illegal na aktibidad habang tinitiyak ang pagpapatupad ng maritime sovereignty sa mga kritikal na lugar sa dagat, anineda Secretary Arsenio. Let's hear from Commandant Admiral Ronnie Gavan regarding the 40 fast crafts to be acquired. Thank you very much, ma'am. Yes, the Philippine Coast Guard will be receiving 40 fast patrol crafts from France. It is the largest so far single purchase in the modernization of the Philippine Coast Guard. It is a game changer for us. It will enable the Coast Guard to have at least two patrol boats in every district, fast enough to reach the edges of our economic zone, exclusive economic zone, to enforce the laws. This is a game changer for us because this will enable the Coast Guard to hold the position as the youngest fleet in Southeast Asia. In 5 years' time, we foresee that we will become the most respected and the most able Coast Guard. So we are really very grateful for this administration for enabling the Coast Guard to become a worthy part of the administration's quest or everybody's quest to achieve the kind of bagong Pilipinas everybody deserves.